po itong gawa ko, parang kay Kuya Idol. Pagkalaki ko po, gusto ko rin po maging pulis. Ako rin. Alam mo, idol na idol ko si Kuya Cardo. Siya nga yung bago kong superhero. Ang galing-galing niya, no? Ano yan? Pwede akin na lang yan? Ay, ibibigay ko po sana ito kay Ate Alyana. Gagawa na lang po kita na iba. Talaga? Jane! Pasensya na! Mga bata, ini-istorbo niyo po Ate Jane niyo. Oo nga eh, dapat nagpapahinga niya si Ate Jane. Labs, ihatid mo na si Jane sa kwarto niya. Magpahinga ka na, Jane. Sige, Labs. Lika na, Jane. Hatid na kita. Oo, sige. Magpahinga na kayo, mga bata, ha? Bukas ulit, Ate Jane, ha? Kita mo na ba yung site kung saan itatayo ang Technopark sa Magbanwa? Bukas ko palang pupuntahan kasama yung mga Japanese investors. Alam mo, Oscar, meron akong rest house. Malapit lang doon. Kung gusto mo, dadalhin kita. Sama na natin ang mga bata. Matagal na ako nangako sa kanila na ipapasyal ko sila. Isama na natin silang lahat. Naku, Miss Lily, totoo po? Mm. Ay, salamat po. Sama tayo. Pasensya na, Lily. Gusto ko man gawin, puno schedule ko eh. Isang araw lang naman, Oscar. Kahit overnight lang. Hindi naman ibig sabihin na kung mag-i-enjoy ka ng konti, pinabayaan mo na ang trabaho mo. Kailangan mo rin yun. Sige. Pag-iisipan ko. Anong bata? Anong parang bata? Nung naglalaro po sila pakito, dangat ligaya, ako po napansin ko, hindi ko po alam kung nakita nila, pero yung pananalita po niya, pati yung pagkilos niya, parehas na parehas sa kanila. Parang bata. Eh, Alyana, baka nakikibagay lang si Jane. Baka ganun talaga siya makipaglaro sa mga bata. Eh, Alyana, sigurado ka na yung napansin mo parang bata? Kasi ako, iba yung napansin ko kanina eh. Labs, ano naman yung ibang nakita mo? Kanina yung natip ko siya. Tapos, lumapit tong si June, yung laseng ko sa kabilang kalye. Kinukulit siya. Pero parang gustong-gusto pa ni Jane na kinukulit siya ni June. Gusto ko lang naman mag-enjoy ngayong gabi. Tagal ko nakakulong dito, no? Tumigil ka. Bakit ba? Masyado kong nagduwag. Eh, mukhang game naman yung lalaki na kilala natin kanina. Pag ginawa mo yan, gagalitin mo na naman si Kuya. O ano na naman ang gagawin nun? Naku, siguro kaya siya ganyan. Epekto lang yan ang pinagdaanan niya. Tama ko kayo, Lola Flora. Muntik kasi mapagsamantalahan si Jane. Muntik siya mapatay. Malaking trauma po yung nangyari sa kanya. Alam ko yung nararamdaman niya dahil yun yung naramdaman ko nung matagal akong nabihag nila Homer. Araw-araw hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang masisiraan ako ng ulo. Kasi may sabi sa akin ng utak ko, sumuko na lang ako. Sa'yo! Magay din yan sa'yo. Salamat po, Miss Lily. Ang ganda po talaga. Thank you po. Pasensya na kayo mga bata ah. Kasi alam ko, nangako ako sa inyo, pero hindi natuloy. Kailan po tayo mamamasyal? Kung may oras na si Mr. President, syempre gusto nyo kasama din siya, di ba? Para mag-enjoy naman siya. Yay! Doon tayo pupunta sa rest house ko. Lily. Oscar, nandiyan ka pala. Ipasyal na natin mga bata. Sarado na itong gate. Gate, hello, Miss Beautiful! Ganda niya, no? Jane! Hi, Jane! Hi! Ba't nasa labas ka pa gabi na? Wala, bibili lang sana ako ng food. Diba sinabi ko sa'yo, na bawal ka lumabas, lalo na sa ganitong oras. Hindi pa tapos ang kaso mo, kaya sumunod ka sa amin. Dahil hindi ka pa rin ligtas hanggang ngayon. Okay, Sir Cardo. Iran. Yes, sir. Ikaw na bumili ng pagkain ni Jane. At pagkataas natin yung kwarto niya. Oh. Sige po, sir. Kuya Pansit, ha? Yes, ma'am. Yung kanton, please. Magpahinga ka na, Oscar. Maaga pa tayong alis bukas. May tinatapos lang ako. Pagkatapos ito, magpapahinga rin ko. Excited na nga si naman ang Maureen at saka si Nadora. Lalo na ang mga bata. Ikaw, hindi ka ba excited? Oo naman. Gusto ko na nga kayong makasama sa bakasyon nito. Kahit sandali lang. See you tomorrow, Oscar. See you. Bye. Iba ka talaga makipag-usap sa presidente. Hindi ka pa ba niya sinasagot? Pagkatapos ng outing na to,
Sigurado ako. Sa akin na si Oscar. Wala na siyang kawala. Masasolo ko na siya doon. Isang bastos na lalaki na naman ang nawala sa mundo. Sabi ko naman sa inyo, diba? Walang kahit na sinong lalaki ang pwedeng makapanakit sa inyo habang nandito si Kuya. Hindi ko hahayaan na pagdaanan niyo uli ang pinagdaanan niyo. Pare-pareho yung mga lalaki niyan. Mga bastos. Kahit na sinong lalaki ang magtangkang manakit sa inyo, papatayin ni Kuya. Naman masyado. Nakakarating lang din ako. Alam mo, ang ganda mo. Ang sexy-sexy mo pa. Anong pangalan? Maureen. Maureen de los Santos. Maureen, bakit ngayon lang ka pang nakita dito? Matagal na kami nagpupunta dito. Bago lang ako. Bago pasok ko nga. Iyan ang gusto ko. Yung bago. Madaling. Nag-iinarte ka sa akin? Ilalam mo ba kung sino ako? Ako si Ronald Serrano. Hindi ko kailangan malaman kung sino ka. Ang sinasabi ko, may oras para dyan. At dito ang lugar para dyan. Makukuha mo lahat ng gusto mo mamaya. Yun! Sisiguraduhin mo lang. Dahil ayaw kong nabibitin ako. At ayaw ko nung pinapaasa ako. Let's go, guys! Teka. Paano naman kami? Bira ka naman, Nal! Ito! Ito lang meron! Kayo lang ba? Kaya ko kayong lahat. Kaya, mahal. Baka gabi na naman ako uwi mamaya. Dahil pupunta kami ng Bulacan. Para maging mistiga. Mahal. Tayo pa ako sa kanila, mag-iingat ka. Huwag ka mag-alala, mahal. Siguro pagkatapos namin pumunta mamaya ng Bulacan, malalaman na namin kung sino si Red Pilar. Jane! Halika! Sumubay ka na sa amin! Gumawa ako ng omelette. Para sa inyong lahat. Alimina, Mang Pilo! Bumili mo lang ka ng yelo at pulutan. Buti sir, napasyal po kayo. Oo! Pero huwag kayo mayigit, kuya. Papapagalitan na naman ako noon. Sige na, bumili na kayo! Opo, sir.
Guys, guys, guys. Ang items, kabaham. Yun. Haha, akin yan. Paborito ko yan. Ronald! Idol! Eh, kanino pa naman sa kumagmamalaw ko sa tatay ko? At sa kuya ko! Ikaw, anong gamit ka ba? Hindi ko kailangan ng mga ganyan. Nakapagsisihan mo, mabibit ka. Ako? Mabibitin? Baka ikaw. Sinabi niya na trace daw nila kung saan siya nagpahatid. Sa krame. Mga babaeng yan nakapatay sa kapatid mo. O kung meron siyang koneksyon sa sindikato na napatumba natin, bakit siya sa krame magpunta? Hindi ko alam dito rin. Ang alam ko lang pinatay niya si Ronald. Ano siya patayin? At kung sa krame siya magpupunta para humingi ng tulong, ano sa palagay mo ang susunod na mangyayari, Jacob? Sinabi din ng investigator na paglabas ni Maureen sa krami, may mga kasama siya mga polis. At isa na raw doon ay si Ricardo Dalisay. Si Ronald, nandito po ba kayo? Opo, nandito po kami. Kami po ang caretaker dito sa bahay na to. Bata po si Sir Jacob at si Ronald. Dito na po kami. Madalas po ba nagpupunta sila Ronald dito? Nung araw po, nung mga bata po sila, tuwing bakasyon, pumupunta po sila dito. Hanggang sa namatay na yung mga magulang nila, hindi na sila pumupunta rito. Hanggang sa nabulok ang bahay na to. Dumating si Sir Ronald kasama yung mga barkada at isang babae. Isang babae? Sino ang babae? Hindi po namin kilala eh. Ang tawag po nila sa babae, Maureen. Ano mo yung nakita nyo nung dumating sila? Masaya naman po silang dumating. May dala pa nga po silang mga alak. At inutusan pa po kami na bumili ng yelo. Pagkatapos noon, pinababa po kami sa baba. Masaya? Wala ba kayong napansing kakaiba na puwersahan ng pagdala sa babae rito na parang pinilit lang siya? Ay, hindi po. Tawanan po nga sila ng tawanan at nilalandi pa ng babae si Sir Ronald at ang mga kaibigan niya. Pagkatapos po, bigla na lang pong may narinig kaming kalampag at putok ng baril. At bigla lang pong tumisigaw yung babae ng saklolo. Hindi naman po kayong makaakyat kasi takot po kami sa baril. At pagkatapos po, nakita namin po si Sir Ronald at mga kaibigan niya patay. At bigla na lang pong umarurot yung sasakyan niya paalis. Sakali yun na makikita niyo ulit yung babae, ang mukha niyo ba ito?
Pasensya ka na, pumasok na ako. Kukunin ko sana yung damit, sasabay ko na sa laba. Ay, okay na! Ibig sabihin, ako nang bahala dyan. Kunti lang naman yung gamit ko, kaya ko nang laban yan. Ako nang bahala dyan. Okay lang naman, tulungan na kita. Okay lang, okay lang. Masyado na kayo maraming ginagawa para sa akin. Kaya ko na, salamat, salamat talaga. Linda, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Kung kailangan pa namin ng impormasyon, babalik na lang po kami. Okay po. Sige po. Salamat po. Sir, kumpirmado. Babae nga ang killer. Kaya kailangan lagi dati siya mahuli. Bago pa siya mapambiktima ng iba. Tara. Jane? Po. Kamusta ka na? Okay naman po. Jane, alam ko gusto mong makatulong sa amin. Pero, naiintindihan ko napakahirap ng pinagdaanan mo. Kaya, hayaan mo na munang makapagpahinga ka. Maraming salamat po. Masaya ako dito. Sila na ang pamilya ko mula ngayon. Ito na ang magiging bagong buhay ko. At hindi ko hahayaan na sirain ni Maureen o ni Kuya ang katahimikan na nararamdaman ko. Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado, pagsumbipat asintado.